na inyo ang Panginoon. Ako ang pagkain na ibigay ng buhay na walang hanggan. Bahagi po na makita natin na ang Ebanghelyo natin ay karugtong ng Ebanghelyo na ipinahayag ng nakaraang linggo. Kung inyong maalala, sabi nga po natin, may tatlong bagay na tayo ay pinagkilay-kilay. Una, yung kahalagahan ng paghahandog. Kasi yung uukimalan ng Diyos ay nanggaling sa paghahandog ng lalaki doon sa kanyang unang ani at ang paghahandog ng baga ng pitong isda at dalawang ano, limang tinapay at dalawang isda. So, binigyan natin ng pamilya yung pahalagahan na paghahandog na iniaalay natin sa Diyos. Ibinabalik natin sa Diyos upang kanyang paramihin. At bahagi nyo ng paghihigyan natin na rin yung dakilang himala ng Diyos ay pagpaparami ng tinapay kung sino. Ito ay kumikilala natin sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos na tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At yung pangatlo ay yung nais tayo palakasin. Hindi lamang kusugin, ngunit para maging lakas natin upang harapin ang amon ng debit na ito. Para magawa natin na makasunod sa kalooban ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang katawan at dugo. Kaya bahagi yun ang pagkikilay na pinaalala ngayon sa akin po kay Kapalari. Ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So bahagi, ako ang tinapay. Well, alam natin may iba't ibang bahagi ng uri ng tinapay. Pero yung panayang may pinapahalag ni Jesus, ito, ako ang tinapay, ay pinaalala ni Jesus ang pangyayari na naging bahagi ng karanasan ng mga Hudyo. Na sila'y binigyan ng Diyos na sa umaga na mana at sa hapon ay mga ibon. So binigyan sila ng tinapay at ng karne, karbo at saka protina. Yun ang itinagkaloob ng Diyos sa kanila. At yun ay naging bahagi ng kanilang survival. Sila ay nabuhay sa loob ng 40 taon ng kanilang paglalakbay mula sa ikip hanggang makamit nila yung lupang pangako. Namuntawagin natin na yun ay alin. Yung Biblical Israel. Biblical Israel. Kasi yung Biblical Israel na yun, kalahati na lang, no? Noong Biblical Jerusalem. Biblical Israel. So yun ang nakita ko natin. Pero yun rin, mula noon sa tinapay at ibon na nadadala ng Diyos, araw-araw,
para magkaroon ng lakas ang mga Israelita na makarating sa kanilang lupang pangako. For 40 years. So maliwanag nga rin, kung wala noon, hindi sila mabubuhay. Kasi nasa desierto, ang kanilang pinaglalakaran ay desierto. Bahagi yun. Yun ang nagbigay sa kanila na pagliligtas upang hindi nang mamamit yung kanila. Yung lupa kanako. Ginawa yung mga huwag namin yung kalimutan. Kaya yung pala niya na pinapahayag na Yesus, kapag sinabi niya na ako ang tinapay, ibig sabihin, para sa mga Israelita, hindi ka mabubuhay kung walang tinapay. Kasi yung mana, yun ang ginagawa nilang meat, yun ang ginawa nilang parang tinapay. Pero ibig sabihin, pag sinabi niya na ako ang tinapay, pinapatanan ang pinaka-staple food nila. Sa atin, ang staple food natin ay bigas. Yung tinapay, yun din ang tinapay natin, pero hindi pwede walang bigas. Pwede tayo walang tinapay, pero hindi pwede walang bigas. So yun ang staple food natin, bigas. Para sa mga Hudyo, tinapay. Ibig sabihin, hindi pwede wala noon. Kapag sinabi ni Jesus na, ako ang tinapay. Ibig sabihin, hindi pwede wala ako sa iyo. Hindi pwede, hindi mo ako kinakain. Bahagi ko yung pangalawa. Kasi kapag ang kausap ninyo ay mga kapatid natin, mga Kristiyano na hindi Katoliko, ang kanilang kaisipan ay, hindi, ang salita ng Diyos ang tinapay ng buhay. Yun ang salita ng buhay. Hindi yun ang tinapay ng buhay. Bagaman, pwede sabihin natin na pwede i-anitugan natin na tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi namin binabawal ang salita ng Diyos. Pero pag ginagawa namin, ako ang pagkain, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Maliwanag namin pagkain. Kasi yan ay rooted tayo na sa karanasan ng lumang tipang. Kinakailangan namin kumain. Yun ang nagbibigay ng lakas na sa pagkahanap natin sa religion na hindi lamang physically, ngunit ganun din spiritually. Kinakailangan natin, kainin natin ang tinapay na nagbibigay ng buhay na wala. Pero tinapay na inere, yung inihahandog sa banal na Eucharistia. Hindi lang ang salita ng Diyos, pero sa ating pag-ilibang, dalawang table, ito table of the Word, and then ito ay table of the Eucharist. Mesa ng salita ng Diyos at ang mesa ng tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa mga kapatid natin na tinatawag ng sila yung Kristiyano, wala sila nung yung kalimitan, makikita yung ito lang. Let go lang. Bakit? Ang kanilang tinapay ay ito lang, salita ng Diyos. Sa atin ng Diyos, iba ang salita ng Diyos, iba ang tinapay na nagbibigay ng buhay na wala ng tao. Kaya sana ko ay hindi namin pakinabangan. Kaya kung inyong maalala, ano na karamihan ko, anong sabi ko? Ay kapag walang hanggan, tumanggap kayo ng banal na kumunyon. No? Tumanggap kayo ng banal na kumunyon. Hindi pwede akalin na kayo ay dadalo sa apag ng Diyos na hindi kayo kumakain. Gusto ng Diyos
Kaya nga ano sabi niya sa iyo, ang sino mang lumalapit sa akin ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya dumating tayo sa banal na yung Palestina, tanggapin natin siya. At yung sabi naman, kung walang hanggan. Nabanggit naman sa iyo yung dalawang hanggan. Kung nandun yung dalawang hanggan, huwag natin katanggapin kasi lalo nang tayo magkakasabi. Kaya nga nang pwede natin gawin, tingin natin siya yung tinawag ng spiritual problem. Sabi natin, Panginoon, alam niyo ang sitwasyon ko, kaya na gusto pa yung tanggapin sa inyo ng tinapay, hindi pwede, kasi may hagdang. Ano yung dalawang hagdang? Yung Eucharistic fasting, yung isang oras na hindi pagkain ng anuman, o yung kasalanan malaki. So, anything that goes against the Ten Commandments. Kaya ano sabi ng Panginoon, hayaan mo tanggapin kita sa Espiritu. At kung gusto ng Diyos na ibigay sa iyo ang biyaya na ipinagkaloob niya doon sa mga pumitira para tanggapin yung tinapay ang katawan ni Jesus ay pwede ibigay sa iyo ng Diyos. Pero yun, ito yung dahilan kaya pinasisipan tayo ang pag-aaral ng libro. Hindi mo yun yung mauuwaw yun. Kahit yung sabi natin sa online, kaya hindi mo pwede yung online, hindi na malaman nung panahon ng pandemya. Bakit? Kasi it is printed. Pinagpapawal ng gobyerno na tayo ay magkatipo-tipo. Kaya yun ay substitute lang, temporarily. Pero hindi pwede yung masabi namin na nakapag-isa. Kaya yung mga kapalit namin ng mga misahe, manamuli na ang TV. Yung hindi talaga sa TV, ay para yun sa mga misahe, para makompleto, anong ginagawa? Ginagala ng mga lay ministers ng Holy Communion. Unong pari, yung may sakit. Para siya na gusto niyang maging kabahagi ng pagtanggap sa pagkain na nagbibigay buhay ng walang hanggan ay mapunuan ang salita na nagbibigay buhay ng walang hanggan at ang pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya sana po makita natin ang biyaya na ito na ipinagkakaloob ng Diyos. Yung biyaya natin, tinatanggap ko ang Diyos. Tinatanggap ko ang Diyos. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa Espiritu, ngunit katawan at dugo. Ayun ang isang biyaya na nawa ko, sana makilala natin. At kung nakikilala natin ito, sana po, sigurado mo, dudumugin natin ang bawat pagdiriwang ng isa. Kaya ginawa ang ating kalimutan, maging pa tayo yung pag-alaw na Linggo, tanggapin natin ang biyaya ng Diyos sa kanyang pagnanarito. Na nais niya ipagkaloob sa atin. Ano ngayon? Sino na siya sabi religion na sinasabi tinatanggap ako spiritually at physically sa ating pananampalataya. Sino sabi ni Jesus? Pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At pangatlo, isang biyaya ako na kung saan ay pinaalaga sa atin, ibahayag ng Panginoon na nawa, sabi na ulo namin ng nakarami ay magbigay ng lakas sa atin. Pero yung sabihin nyo ay isang pagkilala na atin, talagang tumatayang tayo. Sa langgas ay pinamahay na atin po may kapag.
Kasi yung pananampalataya na pinagkailangan namin i-reaffirm. Patuloy natin nilalangin. Yun yung sa biyaya natin. Yung kasama natin ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Saan man tayo magpunta. Pagkilala natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos at patuloy hindi tayo ginagabayaan ng Diyos. At yun yung sa biyaya ulo, no? Ng alin, sa pamamitan ng pagdagdag natin ng banal na Diyos. Kaya, pag sinabi na kasama mo ang Diyos, kasama mo mismo ang Diyos. Pagkakalawa ng usan ay hindi ako sa Espiritu. Ngunit bahagi ko ng usan ay kinikilala natin. At yun ang isang paggabay na alin. Ahan. Tumatahan tayo sa landas sa ngayon ng kahayag ng buhay ng Diyos. At hinahayaan namin ang ating sarili na mahuko ng presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos na naghandog ng kanyang sarili, eternally. Hinihandog ng Diyos ang kanyang sarili, eternally. Na pinapakayabangan namin ngayon hanggang sa wakas. At kaya kapag tayo ay umaari na sana, kahit na every day, nagsimba kayo, masamaligid. Pero yung sabi, every time na tayo ay kumikilala sa biyaya na ito, tayo every day na, o every Sunday, nagsimba ka, palagi kong kasama ng Diyos. Hindi lang kahapon. Ngunit ngayon, at yun ay alin, maliwanag na pagkilala na hanggang sa huli sa kanya. So ibig sabihin, ito'y tilawsin. Tilawsin, hindi lamang ng bahagi o ng pagka narito ng Diyos, kundi tilawsin ng alin of the presence of the eternal God. Yung eternity na kaagagan natin. Hindi tayo pabayaan ng Diyos kahit anong mangyari. At pagkilala na natin, tayo na nanalig. Pero sabi ni Jesus, yung sa mga nanggalan sa Kanya, manalig kayo. Sa sinugo ng Diyos, manalig tayo sa batang na Eucharistia. Na ipinagkakalaw niya sa atin, narin, yun yung maliwanag ng presensya natin. Kasama ko. Kasama ko.